Narito ang mga isyung dapat abangan sa Kamaong Asero. Medyal Dia, inutusan ang PNP, NBI at PAGCOR na imbestigahan ang mga nawawalang sa Bungero. Supreme Court, naglabas ng TRO laban sa Oplan Baklas ng COMELEC. COMELEC, liliwanagin daw ang panuntunan sa Oplan Baklas sa gitna ng TRO. Sa iba pa ang balita, dating gobernador ng Lanao del Sur na dating abogado rin ni Marcos Jr., inappoint bilang COMELEC chairman. Bagong COMELEC chairman, nag-inhibit naman sa mga kaso ng dating niyang mga kliyente. Sa iba pa ang kaganapan, halaga ng piso kontra dolyar, bumagsak, umabot na lamang sa 52 pesos ang isang dolyar. Presyo ng gasolina, posibleng pumalo po sa 100 pesos per liter, depende sa world market ayon kay Cusi. Pamasahin naman sa mga jeep, mananatiling 9 pesos sa hanggang wala pang desisyon sa petisyong itaas ito sa 10 piso. Mga senior citizen, mas protektado kung may pang-apat na dose ng COVID vaccine ayon po sa DOH. Mga kababaihang naabuso or at mga kababaihang naabuso pwede nang tumawag sa 911. Live from the studios of Little News Philippines, Errol.com of Kamaong Asero starts now! Sa inyong palagay, ipatitigil kaya ng Pangulo ang online sabong sa ating bansa? Ulitin natin ang ating survey question. Sa inyo bang palagay, ipatitigil kaya ng Pangulong Duterte ang kontrobersyal na online sabong sa ating bansa? Ngayong alam na natin na ayon kay Mr. Atong Ang, ang gross sale nila ng online sabong operations ay 3 bilyon buwan-buwan. Magandang hapon muli. Ito na po ang programang Kamaong Asero dito po sa Little News Philippines. Sabayan po itong napapanood sa TPM, Tirad Pass Network sa Ilocanya, Central Luzon at Cordillera area. At of course, tayo po ay telecasted on Pinoy Extreme Channel Television nationwide. Ang Pinoy Extreme Channel Television po siyempre ay available sa Signal Satellite Cable Channel 106. Sa GSAT tayo po ay nasa Channel 25, SkyDirect Channel 56. While on cabling tayo po ay mapapanood sa Channel 59, Destiny Cable Channel 84. Sa Sky Cable, we are designated on Channel 217. Meron pang iba't iba pang mga cable companies, mahigit 2,000 pa huyan, and still growing. Abangan po ninyo, very very soon magkakaroon po ng dedicated channel sa digital television ang Little News Philippines. Ito po ay para mas mapalawak po natin ang ating paglilingkod. While allow us to repeat our survey question, mga kaibigan, sa inyong palagay, ipatitigil kaya ng Pangulo ang online sabong sa ating bansa? Alright, balikan po natin yung mainitang sagutan. Palitan po ng argumento at paliwanag ni na Senator Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, and PAGCOR Chairperson Andrea Domingo. While the committee chaired by Senator Bato is investigating the missing 34 sa online sabong enthusiasts na sinasabi pong pinapunta sa isang lugar, pinikap, may pinuntan sa bahay, pinikap. Meron pong mga nawala since last year and until now, umabot na po sa 34 katawang nawawala at wala pa rin pong impormasyon ang sino man po
sa atin na mga nanonood kung ano na ang nangyari po sa kanila at kung ano na po ang kanilang kalalagayan, mga kaibigan. Are they already dead or buhay pa ba sila, mga suki? The other day, nagkaroon po, actually last week, nagkaroon po ng investigasyon sa Senado. Pinatawag ang mga stakeholders sa online sabong. Of course, the PAGCOR who issued a temporary permit. Again ha, ang inisyo po ng PAGCOR ay temporary permit. And for everybody's knowledge, wala pa hong opisyal na prangkesa ang online sabong alinmang kumpanya dyan sa buong Pilipinas. Wala pong franchise. Ang franchise ay nagmumula po yan at ibinibigay po ng Kongreso. When I say Congress, yan po idadaan sa lower house at hanggang sa Senado po yan. At magiging official franchise po yan kapag ka pinirmahan po ng Pangulo ng Bansa. Mga kaibigan, in the meantime, dahil sugal po yan, nagbigay po ng temporary permit to operate ang PAGCOR. Alam niyo naman ho, pag sugal ang pag-uusapan, na medyo napapayagan ng gobyerno, ang PAGCOR po ang nagre-regulate. And that is apart from the PCSO, mga kaibigan. So yung online sabong na ipagbigay po ang supposedly regulation sa PAGCOR. The other day, dahil ho sa reklamo at paglapit na ng mga kamag-anak na mga nawawalang sabongero sa Senado at napunta po ang issue sa Senate Peace in Order Committee ni Senator Bato de la Rosa. At ayon, hinihiling, maigting, mainit at talagang malakas ang panawagan ni Senator Bato de la Rosa sa PAGCOR na pansamantalang itigil na muna ang online sabong while the law enforcement agencies in the Philippines are investigating this case, this issue, mga kaibigan. Pero ang sagot no, ni Chairperson Andrea Domingo, hindi nila pwedeng ipatigil ang operasyon ng online sabong sapagkat sila daw po ay posibleng madimanda unless nasabihin daw po sa kanila utusan sila ng Pangulong Duterte. Sumagot naman si Senator Bato, teka muna, nakausap ko sa Davao ang presidente at sinabi niya na may resolusyon ang Senado asking for the temporary suspension of the online operation ng sabong. Ang sagot daw ng presidente, sige. But I think yesterday, there are clarifications na sinasabi si Senator Bato de la Rosa na baka daw ay nagkakamali siya lang kanyang interpretation at ang sinasabi niya, mas maganda kung maglabas ng official statement ang Palacio Malacañang patungkol po sa online sabong. Ayan, meaning, naghihintay po si Senador Bato na marinig ang Pangulong Duterte na itinuturo din po ng PAGCOR na may last say patungkol po sa online sabong na magsalita kung ano ang kanyang desisyon sa panawagan ng marami, including the Senate, na yan po'y i-temporary suspended na muna pending the investigation. Ha? Temporary suspend muna habang iniimbestigahan, mga kaibigan. Ano ba talaga yan? Totoo bang mga nawawala yan? Nagtatago ba ang mga yan? Buhay pa ba ang mga yan? Ha? Or ano na ang nangyari po sa kanila? And that leads us to our survey question today. Sa inyo bang palagay, maglalabas kaya ng statement ang Pangulong Duterte o ang Palacio Malacañang o di kaya ay ipatitigil kaya ng Pangulo ang online sabong, mga kaibigan, sa ating bansa, mga suki. So yan po ang ating pag-uusapan. Again, doon po sa nangyaring hearing, ay lumutang si Ginoong Atong Ang, ang sinasabi hong isa sa mga anim na online sabong operator. I think ang pangalan po ng kanyang kumpanya ay Lucky 8 at meron pang mga ibang pinangalanan siya, no ho, na mga operator din. One of which ay si Bong Pineda, ang kilalang taga Pampanga. Alam niyo na yan, Bong Pineda. Pag sinabing Bong Pineda, kilalang kilala, di ba? Who else? Binanggit din doon si dating congressman Tebes, dating congressman
Patrick Antonio. Binanggit din si dating PNP Chief Kaskolan. At ilan na? Basta anim ho sila, mga kaibigan. At sinasabi niyang, sabi ni Mr. Ratong ang naniniwala siyang may malawakang conspiracy, mga kaibigan. Ang CIDG ay siya pong naatasang, unang-unang naatasang mag-imbestiga ho sa mga pagkawala ng mga online sabongero. At naungkat din sa Senado yung video ni Mr. Ratong ang nanagbabanta patungkol po sa mga allegedly anomalya ng dadaya sa online sabong. Ayan. And yan. Ang ating sitwasyon ngayon, ang itinatanong natin, sa gitna po ng wala pa rin kaliwanagan, nasaan na ba? Ano na bang nangyari sa mga online sabongero? At habang nagpapatuloy naman ang online sabong na parabagang anybody who are involved dito po sa sugal na ito, na very accessible sa lahat. Bata, matanda, saan man naroon, Pilipinas man o abroad. At sinasabi hong napakarami na hong napurdoy, na bangkarote. Lalong-lalo na po mga OFW at of course, yung mga nandito rin po sa Pilipinas na naghahangad po ng kumita ng malaki, pinasok ng espiritu ng pagkagahaman, iniisip po nila yung panalo-panalo, hindi po nila nakikita ang katotohanan na mas malamang yung talo, mga kaibigan, hanggang sa naubos ng utang, nabaon sa utang, and marami pong kwento ng pagka-depress. Yung iba yata nagtatago, yung iba yata hindi na makapagpakita, mga kaibigan. So, maraming bagay circumventing this issue, yung online sabong. Kaya nga't hinihiling po ng mga senador to suspend it temporarily. Hindi daw magagawa ng PAGCOR unless iutos po ng Pangulong Duterte. Again, that leads us to our survey question this afternoon. Sa inyo bang palagay, mga sugi, ipag-uutos kaya ng Pangulong Duterte ang pagpapatigil muna ng online sabong sa ating bansa? Tayo po'y magpatuloy pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Ramaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Hi, I'm Vic. And I'm Angel. And we are from Pasquale Authority for Psyllium Fiber. Please watch Kamao Kasero ni Errol Nakame, a Leader News Philippines. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News Philippines, Errol Dakame of Kamamong Asero. Alright. Thank you mga kaibigan. Ayan, si Papa Angelo, yung ating most trusted life mentor, marriage counselor, ay nasa linya natin. Pasensya ka na, sir. Kanina pa kita tinatawagan, isasali kita sa programa. Okay lang ba? Singi tayo. Alright, sige. Alright, sige. Mga kaibigan, sa gitna po ng grabing crisis sa ating bansa, economically and of course, health crisis na nagresulta na po sa kabit-kabit na mga problema, domino effects sa pamilya. No, ho? Marami na pong nagkakaroon ng mga hidwaan na mga mag-isawa.
At napag-uusapan po ang mga hiwalayan. O di kaya ay mga matatagal ng namumuhay na mga magkakahiwalay, huwag kahiwalay ng bahay. O di kaya magkakasama lamang for the sake of, sabi nga, just for the sake of the kids. Magkakasama sa bahay pero magkahiwalay na kwarto, mga kaibigan. Napapanahon na kayang magkaroon ng divorce sa ating bansa, mga suki? Again, sa hapon pong ito, kasama na natin live sa ating palatuntunan via phone ang ating respetado at pinagkakatiwalaang life mentor and marriage counselor, Papa Angelo. Angelo Angel Basi, a.k.a. Papa Angelo. Sir, magandang hapon po. Sir, magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Natutuwa ako at natsambahan ka namin. Alam ko pong busy-busy ang mga araw mo sa pag-aasikaso sa mga nagpapakasal, nagpapaayos ng pamilya, relasyon ng mag-asawa. But this afternoon, sa haba po ng eksperyensya ninyo, nakita niyong landscape ng relasyon ng mga Pilipino, mag-asawang Pilipino sa ating bansa. Sa inyo bang palagay, ano ba ang divorce applicable na ba sa Pilipinas, sir? Actually, hindi talaga sa kailangan sa role. Uh-huh. Ang kailangan ng bawat Pilipinong magpapamilya, tamang edukasyon. Uh-huh. Kung paano piliin ang tamang pag-asawa at kapag nakapili na, paano gagampanan yung trabaho. Yan ang kulang sa atin dahil walang pakundangan, mag-aasawa na lang ang bawat Pilipino without knowing the background of the person na pinakakasalan. Kulang sa due diligence. Lumalabas, sir, ay parang adventure lahat. Yes, kasi te-testingin na lang kung mag-work out during the marriage. So, nagiging trial and error yung style ng ating ginagawa. Alright, you mentioned na dapat matuto sa tamang pagpili ng magiging partner sa buhay. Sige nga sir, let's start with that. Paano ba pumili ng dapat maging asawa, makakasama, na hindi ho mauwi sa away, hindi mauwi, I'm not sure kung talagang normal na ang pag-aaway, pero yung hindi talaga maghihiwalay at all the way hanggang sa tumanda silang magkasama. Okay. Unang pamantayan na dapat tingnan ay hindi kasi nakikita dito sa mundo yung binibigay na pamantayan dyan. Ang nagbibigay talaga niyan yung ating lumikha. Mm-hmm. Yung ating Diyos. Mm-hmm. Mas sinilin mo yung wisdom ng tao kesa dun sa wisdom ng mas nakatataas sa atin. Sir Angel, medyo maganda itong topic natin. Kaya lang fluctuating po yung signal natin. Would it be okay for you to just remove the headset para mas malinaw? Teka. Ayan. Si Papa Angelo po ang ating sikat, respetadong life mentor and marriage counselor. Kasama natin sa ating programa. Palatuntunan kamaong asero. Ito po ay napapanood sa bayan sa TPN, Tirad Pass Network at sa Pinoy Extreme Channel Television. Alright. Okay na yata. Okay na, sir. Yeah. You're coming in very loud and clear. So, sige nga, yung pagpili ng tamang dapat maging asawa ng whether babae man ang pumipili o lalaki. Yeah, yung tamang pagpili kasi sa pag-aasawa, mm-mm, unang-una, i-checkin mo yung background. Mm-hmm. Saan galing pamilya, anong klaseng pamilya meron sila. Mm-hmm. Kasi yung pagkatao ng isang human being ay nabubuo yan sa bahay. Mm-hmm. So kung ano man yung personality na nabuo, mm-hmm, sa kanyang karakter, mm-hmm, ay dala-dala niya yan hanggang sa araw ng kasalan. Uh-huh. Now, yung binigay na guide sa atin, paano piliin, uh-huh, number one, unahin mo na siya ay kumikilala sa Diyos dahil pag wala, hindi takot sa Diyos, uh-huh, hindi takot sa batas yan. That's regardless kung anong relihiyon, basta natatakot sa Diyos or may takot sa Diyos. Yes, may takot sa Diyos dahil alam niya, yung pwedeng
ibigay na punishment ng nature sa kanya. Mm-mm. Na tinatawag ng mga Chinese na karma. Mm-mm. Okay. May mga relihiyon sir na ano eh, may patakaran sila na pag ang babae ay ganito ang relihiyon, kailangan mag-convert ka rin. Sarili nilang policy yan, hindi yan requirement ng Diyos, dahil the moment na nagsama ang babae at lalaki, nagsama ang dugo nila, yeah, that is already marriage to God. Mm-mm. Okay. So walang sinabi ang Diyos to kung anong relihiyon mo, dapat ginto ka. Walang ganun. That is invento ng tao yan. Alright. Yeah. Ituloy natin, sir. Sige. So, pangalawa, kailangan mong tingnan sa pipiliin mong tamang tao. Mm-hmm. Yung kanyang pangarap, vision. Mm-hmm. Vision. Dahil mm-hmm. yun ang inutos ng Diyos kay Adan. Mm-hmm. Nung sila ay nag-uusap silang dalawa, so wala naman tayo ibang titingnan dito kundi yung unang relationship na naganap talaga sa Garden of Eden. Wala uh-huh. tayong ibang titingnan kundi kung saan nanggaling yung marriage, dahil nandun yung katotohanan eh. The truth uh-huh. is the original information. Doon mo makikita yung truth, because once you know the truth, you uh-huh. are free from confusion, uh-huh. you are free from doubt, you are free from the opinions of different people na uh-huh. hindi naman tested and proven yung kanilang mga sinasabi. So, mm-hmm. kung hawak mo na yung truth, hindi ka mag-i-experiment sa buhay. Mm-hmm. So, yun ang katotohanan na unang nangyari, inutusan si lalaki mm-hmm. na i-develop yung sarili, yung nasa Genesis chapter 2 verse 15, dinalagay ng Diyos ang lalaki doon sa Garden of Eden to work and to take care of it. Ibig sabihin, lahat ng nandun, sa'yo yan, pag-aari mo yan, mm-hmm. Obligasyon mong alagaan, proteksyonan, etc. Lahat ng darating na bagay sa presence mo, mm-hmm. yan ay obligasyon mo. At yan ay naganap nung siya ay single pa lang. Mm-hmm. Nung tayo, meron tayong responsableng magulang, lahat ng kailangan natin, binibigay ng magulang natin. Pagkain sa bahay, damit, tuition, everything. Mm-hmm. Yun ang ginawa ng Diyos kay Adan. Lahat ng kailangan mo, nandyan. Mm-hmm. At nung siya ay sumuway na, nangyari later on, kailangan nilang bumukod na mag-asawa. Mm-hmm. That's why pinalaya sila sa Garden of Eden. Sir Angel, Papa Angel, yes. Sa Pilipinas kasi, iba-ibang relihiyon, ano? And one of which ay yung ano, mga Muslims. Yeah. Kapatid natin sa Muslim. Ito pinag-uusapan kasi natin, medyo inclined ito sa Catholic belief, ano ho? Yes. Apo. Ang aking pinupunto lamang, baka ma-misinterpret tayo na tayo nagpapalaganap ng Katolisismo. Ang pinag-uusapan natin dito ay guidance on how to properly select your perfect. Meron ba talagang perfect partner, sir? Alam niyo, sa totoo lang, yung perfect partner dumadaan sa proseso, hindi Mm-mm. sa instant. Okay. Hindi sa instant. Mm-mm. Although, yung sinasabi niyo kanina, na mga kapatid natin sa Muslim, yeah. Si Ebat Adan ay nasa Quran din. Mm-hmm. So, the same pamantayan lang ang titingnan natin. Mm-hmm. Nandun din sila. So, this does not go against their Quran? Their no. belief, no. ano ho? Okay, hindi. Tuloy natin. So, kung may perfect na tao, tayo perfecto sa pagkakagawa. Pero yung karakter, mm-hmm. Paano maging tamang tao, mm-hmm. ay, yan ay dumadaan sa proseso. Mm-hmm. Parang mm-hmm. cake yan. Parang cake na bubuo ka ng cake. Mm-hmm. Pag-aaralan mo yung steps, pag-aaralan mo yung tamang ingredients, at pag-aaralan mo yung tamang mixture. Mm-mm. Para maging perfect yung cake. Mm-hmm. So, kung bubuo ka ng pamilya, pag-aralan mo yung tao. Mm-hmm. Pag-aralan mo yung karakter niya. Dahil hindi mo pwedeng utusan ng Diyos na baguhin yung mapapangasawa mo dahil mahal na mahal mo. In short, kung pag-aaralan mo yung lahat ng aspeto ng isang tao na parang kina-qualify mo na maging lifetime partner mo,
In short, yes. It will take time, sir. Yes, kasi yung step one talaga yung pagpili. Mm-hmm. So, once na napili mo na, datang ka na sa step two. Mm-hmm. Knowing each other. Uh-huh. Knowing the person. Yun yung step one, knowing the person, his roots, his family. Uh-huh. His vision in life. Yun yung pangalawa na pinag-uusapan natin na kailangan tingnan ng isang tao, lalo na ng mga kababaihan, mm-hmm. sa lalaki. May pangarap ba tong lalaki pangakasalan ko? Kung wala, iikot lang ang iikot yung kanilang relasyon sa gising, tulog, trabaho. Mm-hmm. Gising, tulog, trabaho. Yeah. Hanggang maghintay na lang ng expiry date. Mm-hmm. hindi naman yun ang purpose natin dito sa mundo. Kaya mm-hmm. nandito. Mm-hmm. We have to do something to our fellow beings. Mm-hmm. Yung reason natin. Mm-hmm. Yung purpose natin. Pangatlo, gano'n siya ka-protector sa iyo. The safest place dapat sa mga kababaihan yung braso ng kanyang minamahal. Mm-hmm. Okay? The safest place for... Mm-hmm. Saglit ha, nawala yung signal natin kay Papa Angelo. Balikan natin, tuloy tayo sa ating programa. Ito pa rin po ang programang Kamaong Asero. Medyo tinitwist lang po natin ang ating topic this afternoon. But it will boils down to some moral issues dito sa ating tinutukoy din na tema. Yung online sabang, mamaya pag-usapan namin yan ni Papa Angelo. Alright, balikan natin. Hello, sir. Yeah. Naputol ako. Naputol tayo. Okay, go ahead, sir. So, yun yung pangatlo. Marunong ba siya mag-protecta sa'yo? Makikita mo naman yan sa umpisa pa lang eh. Mm-mm. Kung, halimbawa, tumatawid kayo, iniingatan ka ba niya? Naglalakad kayo, iniingatan ka ba niya? Mm-mm. May malasakit ba siya sa'yo habang magkasama kayo? So, dun mo makikita na, okay, ang design ng lalaki, mas matibay ang buto, mas makapal ang muscles, or purposes of protecting uh-huh. ano mang bagay yung dumating sa buhay niya. Uh-huh. So, pag siya ay nagdesisyong mag-asawa, lahat ng bagay na darating sa buhay niya, uh-huh. obligasyon niya ang protektahan. Uh-huh. Eh, napakasakit malaman na yung ating statistics of VAWSI cases, yung violence against women and children, eh napakataas. Apo. Napakataas niya na 3 weeks ago, may kampanya ang gobyerno para itigil yung pananakit sa mga kababaihan. Hindi mo ba makukuha sa rally-rally o demonstration yung bagay na yan eh. Opo. And in fact, pinagdiriwang natin ang Women's Month kahapon. Kahapon yata, International Women's Day. Opo. Yes. Yeah. Kaya napakalaking issue yung violence against women and children. In fact, yung statistics ng PSA, mm-hmm. hindi pa nangyayari, meron na silang bilang. Mm-hmm. O hanggang the next 5 years, alam na nila kung ilang kababaihan yung sasaktan ng mga kalalakihan. Wow. Just imagine that. Nakikita niyo sa PSA website. Ka-advance ng projection ng PSA. Mm-mm. Oo, so it looks like kahit anong drama gawin natin dyan sa kalye, kahit mm-mm. anong kampanya gawin natin. Kahit anong dyan, programa. Hindi natutumbok ang root cause of the problem. Mm-mm. Kailangan matumbok yung root cause. Anong root cause? Yung bago ka mag-asawa, mm-mm. titingnan mo na kung sino yung pinipili mong makasama lifetime. Kasi habang buhay na desisyon yung ginawa mo eh. Mm-mm. So, kung yan pinakasalan mo na sa bungero, sa bungero yan hanggang married life nyo. Yun na nga. So, ang hottest issue nga ngayon, mga nawawalang sa bungero, no? At, oo. Hindi... tandaan natin, kapag ang isang tao nag-turn to gambling, ibig sabihin, walang direksyon ng buhay niya. Mm-hmm. So, isang malinaw na ebidensya yan, na walang pinupuntahan yung takbo ng buhay ng isang tao pag napunta sa sugal. Kasi nga, pag nakita ng tao yung vision, yung pangarap niya, nakatutok lang yung tao doon. Hindi siya doon sa vision Mm-mm. niya hanggang sa makamit niya yun. Yeah. Lahat ng kilos, desisyon, gawa, kahit mga kaibigan niya, pipiliin niya.
Mm-hmm. Pag hindi nakakatulong patungo doon sa vision niya, hindi niya kakausapin yung mga tao magsasayo ng oras niya. Mm-hmm. That's how important vision is for every male. Mm-hmm. Male lang yung inutusan talaga na mangarap sa family. Oh, may data rin ba tayo dyan, sir? As to ilan bang mga Pilipinong lalaki ang may pangarap at ilan gaano din karami ang wala lang, bahala na. Hindi pa naso-survey ang bagay na yan. Mm-hmm. Ang naso-survey pa lang, ilan yung bilang ng mga tumatakbo sa korte para umalis sa marriage. Mm-hmm. Pinakamalami, babae. Mm-hmm. 68%. At may ginawang studies ang Rattler dyan sa bagay na yan. Mm-hmm. So, yung mga OFW din natin, majority female. Mm-hmm. Oh, ako, hindi ako naniniwala na umaalis ng mga kababaihan natin dahil sa kahirapan eh. Mm-hmm. Umaalis yan para iwasan yung asawang lalaki. Mm-hmm. Siguro, nakikita nila, walang pangarap yung asawa. Mm-hmm. Banjing-banjing na lang, which is evident sa aming mga kliyente rin sa opisina. Mm-hmm. Mm-hmm. So, hindi ako naniniwala na nagiging OFW ang isang kababayan natin dahil sa kahirapan. Mm-hmm. May mga naririnig naman ako, Sir Angel, na mga nagsasabi, pangarap ko ang ganito. Paano ba natin maka-qualify yung konkretong pangarap over yung salita lamang? Eh, kailangan nakikita ng babae yan sa kilos, sa gawa, sa salita ng lalaki. Mm-hmm. Kaya nga walang ibang gagawin yung babae kundi magtanong sa lalaki. Ayun. Bago siya umayon eh. Bago siya magsabi ng, yes, I do. Mm-hmm. Tinatanong, ano ba pangarap mo? Saan tayo pupunta? Anong direksyon ng pamilya natin pag nag-asawa tayo? Mm-hmm. Para yung babae, alam niya kung saan niya ilalagay yung sarili niya. Tama. Mm-hmm. Then pag nalaman na niya, tutulong na lang siya na maabot ng lalaki yung pangarap niya kasi yun ang role ng babae. Mm-hmm. Helper to the man. Maging katuwang. Mm-hmm. Yes, hindi katulong, hindi tagahugas, hindi tagalaba. Mm-hmm. That is, the woman is actually God in the flesh. Kasi ang tawag sa kanila, yung helper, sa Hebrew, means Ezer. Mm-hmm. And many times in the Bible, God calls himself as Ezer. Mm-hmm. Yung takbuhan kapag nangangailangan ng tulong. Sa mag-asawa, kapag yung babae hindi matakbuhan ng lalaki sa panahon ng problema, eh problema talaga yan. Talaga, oo. So what you are telling us right now, wala dapat po ang pag-uusap tungkol sa divorce, kundi para hindi mahantong sa mga problema ang relasyon ng mag-asawa, ito na yung dinidiscuss mga Papa Angelo. Yes. Mm-hmm. Yan ang kailangan tumbukin. Mm-hmm. Tamang edukasyon mm-hmm. sa mga kababaihan. Mm-hmm. Paano piliin ang tamang lalaki. Alam niyo ba na kahit si Jesus Christ mismo nagsabi, uh-huh. hindi lahat ng tao ay kayang tanggapin ang pag-aasawa. Mm-hmm. Siya mismo. Mm-hmm. So there was a narration in the Bible habang tinetesting mm-hmm. ng mga Pharisees and Sadducees si Jesus Christ. Jesus Christ, yes. Is it lawful for a man to divorce his wife mm-hmm. for any reason? Ang sagot ni Jesus, hindi yes or no. Mm-hmm. Ang sinagot niya, that is not so. Hindi mm-hmm. yan ang nangyari from the beginning. Mm-hmm. So, very simple yung sagot niya. Tingnan niyo yung nangyari sa umpisa. Ano ba yung setting nilang dalawa? Mm-hmm. If you want to know the answer. Mm-hmm. Is it lawful? Kasi supposed to be yes or no ang sagot dapat doon. Eh. Mm-hmm. Pero hindi niya sinagot ng yes or no. Mm-hmm. Kaya hindi daw lahat ng tao kayang tanggapin ang obligasyon ng pag-aasawa. Mm-mm. Kaya sabi ng mga apostol, sabi nakikinig sila, eh kung ganyan rin lang ang sitwasyon, mas mabuti pang huwag nalang mag-asawa. Mm-hmm. The Bible is actually discouraging us to get married. Mm-mm-mm. Pag pinag-aralan mo yung kabuuan ng Biblia. Yung message niya, no? Siguro ang ibig sabihin ng Panginoon doon ay may mga nag-aasawa pero hindi binabalikat ang responsibilidad. Yes. Mabigat ang responsibility ng mag-aasawa. Mm-mm. Eh,
itong kultura natin, naturuan tayong utos ng Diyos yung pagpaparami, kaya tayo dumami. Ayun. Magparami so, daw na parang buhangin sa dalampasigan. Oo, kaya yung dahil sa maling turo, nagkakaroon tayo ng mga maling desisyon sa buhay. May turo pa nga, di ba, na mas okay daw maging mahirap. Yan ang sabi nila. Yan ang sabi nila. Okay. Oo, invento ng tao yan. Invento ng tao. Okay. Nasa ano ba tayo? Nasa pangatlo tayo yata. Pangapat. Yung pangapat, ang meaning ng husband, tiller, cultivator. Mm-mm. Galing yun sa salitang houseband. Mm-mm. Kaya pag pumasok ka sa... Gandang hapon sa mga kalalakihang nanonood. Go ahead, sir. Pag pumasok ka sa pag-aasawa, magiging husband ka. Mm-hmm. Pag hindi mo alam yung job description ng posisyon na yan, talagang maliligaw ka. Mm-hmm. So, if you want to know the real responsibility of being a husband, mm-hmm. you have to know the meaning of husband. Mm-hmm. Cultivator, tiller, sabi ng Hebrew language, yung husband. Mm-hmm. Ano meaning nito? Abang nasa garden si Adam, mm-mm. yung sinabi ng Diyos na take care of it, take care of the garden, siyempre ikaw magbubungkal ng lupa. Lalagyan mo ng fertilizer pag kailangan. May mga mag-asama, sir, na instead na, limbawa, may konting issue, no? Instead na masettle sila, lalong gumugulo kasi yung mga nasa paligid nila ay nagpapayo ng mali. Kaya nga, mali yung taong nilalapitan. Yung mali yun. Oo. So, kailangan yung lalapitan nila, yung naiintindihan yung marriage design. Yeah. At lalo anyang nagkakagulo-gulo kapag ka ang mga partido ay nakikialam na. May mga ganung usapan, sir. Eh. At dumadami ang tumatakbo sa barangay nagsusumbong kay kapitan. Oo. Kasi pag hindi kinaya yung problema sa loob ng bahay, lumalabas na. Lumalabas na. Oo. Yes. Oo. Hindi nga dapat nalalaman ng ibang tao yung that's problema right. mo sa asawa mo. Eh. Right. Hindi mm-hmm. dapat nalalaman ng best friend mo na merong kang concern sa asawa mo. Mm-mm-mm. Maling-mali yun. Ang unang dapat makaalam niyan, yung mismong asawa mo. Tama. Dito sa Pilipinas, nakaguyan. Pag may konting problema ang relasyon, pumupunta sa isang TV show. Yeah, because they don't know what to do. Uh-uh. You cannot do what you do not know. Yeah, that's right. Mm-hmm. So yung pang-apat na yan, pang-apat ay yung requirement na hindi nami-meet ng mga Pilipino pag nag-asawa. Ano yan? Pagiging husband? Yung expectation. Mm-hmm. Yung expectation na akala ko ganito siya, akala ko magiging ganito siya, akala ko magiging buo ako dahil sa kanya. So, yun yung expectation. Failure of expectation. Which is hindi naintindihan ng mga nag-aasawang lalaki. Kapag naging husband ka, tiller, cultivator ka, ano man yung gusto mong makita sa asawa mong babae, so yung may obligasyon na gawin siya according sa iniisip mo. Hindi siya marunong magluto, ipadala mo sa culinary, pag-aralin mo. Mm-mm. Hindi siya marunong mag-English, padala mo sa communication school pag-aralin mo. Mm-mm. Lalaki yung mag develop magde-develop sa kanyang asawang babae. Ayun. Hindi niya hihintayin. Oo. At Nick, nawala ulit. At hindi niya rin dapat ikinukumpara sa iba. Oo. Kaibigan, ang kausap po natin, kakwentuhan natin ay si Papa Angelo Base. Sa ating palatuntunan, I was saying, sir, before maputol, that dapat ay hindi rin ikinukumpara sa iba. Yes, sir. Naputol ako, sir. Apo. Yeah. Hindi rin dapat ikinukumpara sa iba at gagawing dahilan para yung asawa niya ay iwanan at piliin yung mas nakakaangat kumbaga sa akin. Sa kapasidad. Oo. Yes. Instead, gawan mo ng paraan. Oo, as cultivator, tiller, ikaw yun eh. Husband, ikaw yun eh. Mm-mm. Oh, gusto mong ma-improve yung asawa mo, sa'yo yun. Mm-mm. Mamumuhunan ka talaga doon. Mm-mm.
Kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Ayun. Yung principles very popular. Dapat, yes. Yung principles na yan ang hindi na-apply, na akala nila para lang sa pagtatanim yun. Akala nila nga, pag nag-asawa sila, aani sila. Yes. Wala kang... Kaya nga pag yung asawang babae naging loss yan, eh, ang reflection yan sa husband. Ayun. E pati yung pagpapaganda. Oo. Sa mga babae, ay lalaki ang namumuhunan dyan. Obligasyon ng lalaki. Yes. Oo. Sa lalaki lang. At hindi dapat gawing dahilan ni lalaki na i-divorce na kita, loss yan, hindi ka nag-aayos, nakakahiya sa mga kaibigan ko. Yes. Oo. That's our problem. Hindi natutumbok yung kagaling, tamang ano? Problema. Mm-mm. Yung solusyon na yan, hindi inaalok, hindi tinuturo. Ayun. Sa ating gobyerno. Mm-mm. Buti nilang may Papa Angelo tayo. Ano pa, sir? Ano pa ang mga guidelines? So, panglima, mm-mm, the guy, the husband, na pili mo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Higit sa lahat. Mm-mm. Sumusunod, yes. Mm-mm. Kasi kung hindi, walang kilalang Diyos yan, wala rin kilalang batas yan na nakikilalanin. Oh, eh, mapupunta diba? Yan sa kalaban ng Diyos. Yan nga. Kaya tingnan nyo yung mga nakakulong na kalalakihan sa Muntinlupa. Ngayon lang nila tinuturuan ng Bible. Ayun. Di ba? Oo. Eh, that's too late na. At bigla naman, ano naman sila, parang pag nandun na sa loob, interesado na sa Bible. Oo. Kaya yung vowsy cases natin, pag sinaktan yung babae, diretso kulong. Mm-mm. Eh bakit? Tapos ang dami natin yung batas, puro pabor lahat sa babae. Pag yung lalaki na yung binubugbog, wala na matakbuhan yung lalaki. Yun na nga ang ano, di ba? Kahapon I was talking to some people there in Obando. Oo nga, Kako, International Women's Month. Yung isa, nagkahuntahan kami. Bakit, Kako? May pag babae, may women's desk. Bakit pag lalaki, walang men's desk? Oo nga. Kasi ang gobyerno, nag-i-invest sa kababaihan. Ayun, oo. Nag-i-invest sa proteksyon ng kababaihan. Hindi nag-i-invest sa kalalakihan. Oo. Given na kasi yung power ng kalalakihan. Oo. Nag-a-assume na lang yung mga lalaki na alam nila yung pag-aasawa. Yun. Nadidepende na lang sa feelings. Do you think kailangan ng isang subject sa eskwelahan ng pag-aasawa na? Kailangan to, Sir Errol. Oo. Anong level? High school? College? Paano? Sa college to dapat. Sa college? Pwede rin umpisahan sa high school dahan-dahan. Kasi tinuturo naman na sa high school yung mga sex organ ng tao, tinuturo kung paano ang function. Mm-mm. Eh pag hindi mo tinuro yung tamang pag-aasawa sa high school pa lang, nag-i-experiment na eh, kasi sex organ pa lang yung natututunan eh. Oh yeah. Age of puberty? Oo. Oo, mas lalo nagiging curious. Failure din yata yung mga relihiyon na nagsasabing they're focusing on moral matters. Siyempre, kung ano yung best interest ng religion, yun ang kanilang ipopromote. Pero, ang dapat na ginagawa ng religion ay tinuturuan yung mga magulang ng tamang principles sa parenting. Ayun. Okay. So, parenting. Yeah. Talagang magsisimula talaga sa tao na maintindihan ang papasukin. Yes. Knowledge. Kaya nga, even si, i-quote ko lang, ano, si Senator Bato de la Rosa, na kuminsan niya sa isang interview, hindi yan pabor sa divorce. Ang sagot niya, kailangan piliin yung taong pakakasalan. Ayun. Yeah. That's irregardless. May mga tao kasi, sir, na mabait daw sa una, along the way, nagbabago, nag-iiba. Yung tingin ng iba, nabudol sila. Yung tingin ng ilan, natanso daw sila. Nice scam sila. kasi nga, wala yung due diligence. Walang due diligence. Oo. Akala ko ang due diligence doon lang sa mga pagbili ng korporasyon, ng kumpanya, ng mga assets. Pati sa pagpili ng tao. Talaga. Yun. Marami natututunan yung ating mga viewers sa Papa Angelo. Okay. Thank you. Yeah. By the way, si Papa Angelo ho ay isang respetado at batikang marriage counselor. May opisina po siya sa... Nasa Makati ka, sir, di ba? Yes, sir. Just in case may mga nagkakaproblema na
ang tingin naman natin, hindi naman dapat mauwi sa divorce at paghihiwalay. Ano ba ang dapat ginagawa ng mag-asawang medyo dumadanas ng matinding problema? Well, kung hindi nila alam gagawin, open ang ating telepono para sa kanila. Yun. Open ang Leader News Philippines para tanggapin yung mga tanong na yan. Alright. Huwag muna pupunta sa TV station o sa barangay para ilabas yung problema ng bahay. Ayusin muna natin sa loob ng bahay. Hindi kailangan i-TV agad yan dahil out of control na yan. Hindi mo na alam kung saan makakarating yung problema yung dalawa pag nakarating yan sa TV o sa barangay. Tsaka personal yung problema. Oo. Kaya knowledge lang. Paano mag-usap? Paano mag-settle ang problema? Within the spouses lang. That's right. Yung telepono natin, Papa Angelo dito sa studio, kung hindi na nila kinaya, 0995-148-3605. While sa office mo, pakibigay mo nga, sir, yung mga telepono mo. On the air? On the air, yes. Why not? Okay. Mm-hmm. Landline namin, 8800-3368. Mm-hmm. Mm-hmm. Cellphone, 0915-374-5663. Ayun. Oo. So, dyan ba sa opisina mo, Papa Angelo? Kwentuhan mo nga kami, ano ba ang kadami? Gaano kaseryoso yung mga nagsisik, naghahanap, nagpapatulong sa mga ganitong sitwasyon na, no? Instead na mapunta po sa divorce or annulment of cases. Annulment of marriages. Ang majority na tumatawag sa aming opisina para sa mga annulment divorce na ito, mga kababaihan din. Wow. So it only shows talaga na may problema tayo sa male side. Sa kalalakihan. Sa kalalakihan. Uh-huh. Yan pa mismo yung foundation ng pamilya. Mm-mm. To think, nasabi ng konstitusyon, ang pamilya daw ay fundasyon ng bansa. Right. So, kailangan tumibay yung bawat pamilya para masabi nating matibay ang ating bansa. Ayan. Okay. So, malapit na rin ang election, Papa Angelo, di ba? Do we need a leader that really put emphasis on the strengthening of the family relations? Dapat. Yun ang kasama sa mga top 10, kung meron siyang top 10 na priority agenda, sa kanyang pamumuno, yan ang uunahin niya dapat, family. Mm-mm. Because pag maayos ang bawat family, walang lalabas na problema. Sa community. At least less yung crime natin. Yeah, wala agree. Wala tayong problema sa paglabas natin ng bahay. Walang nahablok ng gamit natin. Walang papasok ng bahay natin para lang magnakaw. Yeah. It all boils down to the family. That's right. That's right. Tama po. Any final words sa Papa Angelo sa mga manonood natin? Mabilis na naubos yung ating oras, but doon po sa mga nanonood, baka mabibitin kayo sa hapong ito, ay don't you worry, pwede natin itong ulitin. Ulit-ulitin, pwede pa. Yes, sir. Papa Angelo. Anytime, basta ikaw. Yeah. Any final words sa mga nanonood natin na medyo may mga tinatawag na challenges sa relasyon? Ngayon na magkakaroon na naman tayo ng bagong generation, lalong-lalo na bagong leader. Mm-hmm. Unang tingnan natin, singit ko lang. Okay. Na piliin natin yung uupo sa ating gobyerno, yung maka-Diyos, yung mayroong pamantayan na naka-align doon sa creator natin para mabawasan tayo ng problema. Naku, may nakikita ko mga comments sa social media. Si Manny Pacquiao panay ang gamit ng salita ng Diyos. May problema tayo dyan kasi meron siyang kung mapabura siya sa death penalty. Hindi yan naka-align sa Bible. Ayun, isa pa yan. Di ba? By the way, may mga tayo, may kandidato yata tayong may mga inclined din sa simbahan. I believe si Yusek Ernie Abella, medyo kuwan din sa simbahan, mga ganon. Dapat makita natin yung background nila talaga. Yung background. Yung background. Mm-mm. Para tamang tao din yung iuupo natin. Mm-mm. Hindi dahil sikat, hindi dahil kilala siya,
tingnan natin yung background nila. Kasi ano man yung pinanggalingan yan, eh, dadalhin niya yan sa gobyerno, lalong lalaki yung problema natin. But by the way, kahapon na-interview sa DCRJ, sa kabilang himpila natin, si BBM, ang galing ng mga sagot niya sa mga malalim na tanong, tinanong ni Ms. Bea, at patungkol sa anong gagawin niya sa PCGG kung siya ang mananalo. Ako, I like the answer. Sabi niya, mas palalakasin natin para yung pinaka-purpose ng PCGG ay magampanan talaga. Maganda, maganda yung kanya. Anyway, marami pa tayong mga kandidato kasi ano, pinipilit nating kilalanin by doing media interviews. At sa atin namang pinag-uusapan natin ngayon ay makita natin yung qualities ng mga leaders din. Kung paano rin, siyempre, titingnan yung mga pamilyang Pilipino. Yes. Sino ang unang tutukan ng gobyerno natin? Family. Mm-hmm. That's right. Okay. Family. Yep. So, panghuli lang, Sir Errol. Yes, sir. Sa bawat mag-asawa na may problema, start with talking to each other first. Before ilabas sa bahay. Pag hindi kinaya, call the parents. Pag hindi rin kinaya ng parents, call the sponsors. Ayun. Oo nga, di ba? Oo nga. Ayan. Oo nga, di ba? Naputol yung ating linya. Nag-wind up na si ano? Si Papa Angelo. Hi, sir. You're still there? Ayan. Matapos na rin lang tayo. Sige. Oo. So, step one, talk to each other. Talk to each other. Pag hindi kinaya. No? Kalmante dapat. Walang sigawan, walang bugbugan. Usap mabuti, anong concern mo sa kabila? At sabihin ng isa't isa yung concern sa bawat isa. At mag-meet halfway, how to address the concern, compromise, then actionan, i-resolve. Pag hindi nakikipag-cooperate, i-involve ang parents. At kumausap lamang sa tamang tao. Yung mga buong pamilya ang kunin nilang konsultan. Huwag yung mga hiwalay na. Kasi may hugot yun eh. Ayun. Oo. Tama. Tama. Talk to the right person. Talk to the right person. Yeah. Kung may pagkakatiwalaan silang ninong-ninang, basta buo yung pamilya, credible yan. Ayun. Yeah. Very well said. Papa Angelo, base ang ating ginagalang, respetado at sick or in demand na marriage counselor sa Pilipinas. Pati mga foreigners, alam niyo ho, Papa Angelo ang nilalapitan. Grabe. Napakagaling na marriage counselor. So in short, wala sa kwan ang divorce, wala sa hindi kailangan. Hindi yan ang sagot. That's not the answer. Kasi ngayon lang may bisita akong Amerikano. Oo, na sabi, nung umatin siya ng counseling session ko, dapat daw may turo din daw yung sa Amerika. Ayun! Biglang nakita yung relevance, sir, no? Oo, kasi mas malaki talaga ang problema nila doon dahil may divorce sila, madaling magpalit ng asawa. Oo. Maraming nasisirang pamilya. Hindi kailangan ng Pilipinas yan. Lalo lalaki problema natin. Very well said, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sir Errol. Thank you, sir. Thank you. Angel Basi, a.k.a. Papa Angelo, the Live Mentor. Live sa ating palatuntunan. 5 minuto po ang nalalabi sa ating programa, mga suki. Binigyan lamang natin ng konting twist yung ating seryosong programa. While our survey question is still very, very controversial at naghihintay po ng inyong mga kasagutan, palagay ko'y nagulat yung ating mga manonood. Bakit ganyan yung topic ni Sir Errol ngayong hapon. Alam niyo ho, sa totoo lamang, ito'y isa ho sa dapat na pag-uusapan ngayon because of the crisis we are facing, economic crisis. Marami pong inauwi sa bakbakan ng mga mag-asawa. Oo. Primang Rosario Consulta Beringuel, magandang hapon. Winnie Cheng, magandang hapon sa iyo. OCL Green dyan sa Sweden. Mabuhay kayo, Sir Angel. Love from Cindy. Sir Errol, just ask how about Larry Andres.
Si Doc Larry Andres po ay hinihintay natin ang feedback mula sa Supreme Court. Mamaya tawagan ko siguro. Yan. Sa Europe, yan. Uso din yata ang divorce sa Europe. Diyan ba sa Sweden na Ocean Green ay usong-uso din? Kunti lang ang tao sa ano, kunti lang populasyon sa Sweden. Oo. But that specific country is a very, very beautiful country, no? At kunyan eh, tahimik na bansa ang Sweden. Of course, nagsisimula siyempre yan sa tahimik na pamilya, maayos na pamilya. Kaya natin ito na pag-uusapan sapagkat yung ating topic this afternoon, sinasabi hong marami ng nawasak na pamilya din. O sa kakasugal. Kakasugal. Sabi nga ni Papa Angelo kanina, ang taong nalululong sa sugal, obviously, patunay yan na naliligaw na ng landas, mga kaibigan. Sa sugal. Pero may iwa kasing tao talaga na ginagawa pong negosyo yung ano eh, yung ganyan. Of course, si Ginoong Atong ang nanagsabing sa kanila yung platform po ng online sabong. So, obviously, sa kanila po yung sugal yun. At sumatotal, yung operator po ng online sabong, syempre dahil sila pala yung nangungumisyon sa kada taya, di yun sila ang laging panalo. Laging panalo. Certain percent yata yung napupunta sa kanila. I think 5% sa kada tayaan, sa kada sultada. Ba, napakalaki nun ha. 24 hours, 5% ka ng 5% sa kada sultada. Kung ang tayaan po sa isang sultada ay 5 million, 5% yung platform doon. Daming pera talaga. No? Kaya naniniwala ko doon sa sinasabi ho ni Ginoong Atong Ang na ang gross sale, gross income nila monthly ay 3 billion pesos. Sabi ko nga, ki Johnny Boy, yung ating piloto, magneto na lamang sila ng 1 billion naman. Ng kagawa na parang tumatama sa loto buwan-buwan. Ay nako, but basically yan po ay sugal. At yun nga po ang controversial na issue ngayon na tinuturong pinagsimulan po ng mga nawawala, no? And until now ay pinag-uusapan pa rin. Kaya nga at anong nangyari for today, mga kaibigan? Ito nga na nasa ano natin, nasa unang balita natin na nag-utos po si Executive Secretary Miguel Dey sa PNP sa NBA, imbestigahan daw yung mga nawawalang ano, pati yung pagkor inutusan. Ang hinihintay ngayon mula sa palasyo, kasi obviously, yung mga otoridad talagang dapat imbestigahan niya. No? Hindi naman dapat ng honestly, ipag-utos pa yung pag-iimbestiga kasi may mga nagreklamo na eh. Ang hinihintay ngayon, Executive Secretary Sir, lalo na yan si Senator Bato, naiintindihan ko, inihintay niyang maglabas ng statement na bago patungkol po sa hiling nila na suspension sa online sabong kasi may Senate resolution asking or demanding for the temporary suspension of the online sabong operation. O yan po ang issue, ano ho? Ang lumabas ay utos na imbestigahan yung mga nawawalang sabong ngayon, mga kaibigan. Ay nako! Ang bilis naman ng ating oras. Thank you sa mga nanonood sa atin sa Pinoy Extreme Channel Television at sa Tirad Pass Network Television, TPN Television, sa Ilocos Region, sa Cordillera Area, at sa Central Luzon at nationwide sa Pinoy Extreme Channel Television, globally through our online broadcast platform of the Leader News Philippines. Salamat po sa inyong lahat. Pakishare po ng ating live video. Balikan na po natin yung ating mga isyong binantayan sa ating programa today. Medyal Day ay inutusan po ang PNP at NBI, pati ng PAGCOR na imbestiga ng mga nawawalang sabongero. Supreme Court, naglabas naman ng TRO laban sa upland backlash ng COMELEC. COMELEC, liliwanagin daw naman ang panuntunan sa upland backlash sa gitna ng TRO. Ano pang liliwanagin ninyo? Pinatitigil na kayo. Para mga sira-sira. Aywan ko, mga abogado naman yung nasa ano eh. Mga abogado naman yung nasa COMELEC. Pag sinabing TRO,
Very clear, di ba? TRO. At ang pinag-uusapan dito, yung binabaklas ng COMELEC na mga tarpaulins, mga campaign materials placed or erected in private properties by private people. Yan naman, maliwanag yan. Dating gobernador naman ng Lanao del Sur na dati ring abogado ni Marcos Jr. inappoint bilang COMELEC chairman. Maraming haka-haka na naman yan. Bagong COMELEC chairman, nag-inhibit tuloy sa mga kaso ng dati niyang mga kliyente. Tama lang yon, yung aksyon na yon. Yon, yan ay isang matalinong at moral na aksyon. Halaga naman ng piso kontra dolyar bumagsak, umabot na po sa higit 52 pesos ang isang dolyar. Sa mga nag-a-abroad, maganda po ito, pero sa mga nandito po sa Pilipinas at gumagamit po ng dolyar sa mga transaction, masama po yan. Lalo ngayon, napakataas na po ng presyo ng petrolyo, gumagamit pa rin po tayo ng dolyar para bumili po ng petrolyo. Pamasahe naman po sa mga jeep, mananatiling 9 pesos hanggang wala pang desisyon sa petisyong itaas ito sa 10 pesos. At mga kababaihang naaabuso, pwede daw tumawag sa 911, mga kaibigan. Anyway, kami po ay magpapasalamat na po sa inyong lahat, mga suki. With that, thank you. Thank you po sa bawat isang sumubaybay po sa ating programa. Sa ngalan po ng ating broadcast officer, Earl Nico Dangame, Operations Head Engineer Oliver Licop. Kasama po natin si Sir Tito Porras, si Papa Angelo, at yan, si Vincent Cardenio, at ibang mga kasama po natin. Thank you! Mabuhay! Ako po ang inyong lingkodero na kami. Maraming salamat. Mabuhay ang mga Pilipino. Inyong napanood ang mga batas na banang ni Harold Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Hi, I'm Vic. And I'm Angel. And we are from Pascual Laboratories for Psyllium Fiber. Please watch Kamao Masero ni Errol Dacame. Leader News Philippines.